Pagrarumble-rumblein natin yung tatlong yan. Ito, NS250R. Itong si Abdul Jakul Turbo. At saka syempre si Stalker. Okay, so ito yung ating 2-stroke NS250 and papaanda rin natin. Ang tagal na itong nakastock eh. Yan. Ngayon, bago natin paanda rin, maglagay tayo nito. Bubble gum flavor. So, sponsor ito ni Madam Cez Alfaro ng 2T Farm. Yan, maglalagay tayo dyan kasi ang ating gasolina for sure panis na yan. Ang tagal na itong nakastock eh. Punti lang ilagay natin. Tapos, kapag gumamit kayo nito, beware kayong maglagay sa mga tatamain kasi konti lang na ganyan. Isang taklob lang. Pag ito tumulo sa mapintura, sa mga pintura nyo, for sure, tunaw ang pintura nyo. Ganyan ito katapang. So, kung gusto nyo mag-avail nito, punta lang kayo kay, message nyo lang si Bems Aqua o kaya ay si Ma'am Cez Alfaro. Mabango yan. So, pwede ito sa 4-stroke, pwede rin sa 2-stroke. Pwede sa 4-stroke at 2-stroke. Yan ha, yung dalawa. Pampabango ng lalo na sa mga nagmo-motor show. Okay, so, start natin to. Tatlo. Pag tumatlo ka ng ganyan, ayaw pa rin mabuhay, mag-choke ka na. Ayos naman! Sorry. Okay, so yan mga kaibigan ay ang ating NS250R. Ang NS250R ay yung motor bago mag NSR. So yan ay V-twin ang makina. Isang papaganon ang head at isang papaganon yung kabila. Ah, yung block niya. Isang papaganon. So meaning, naghihigitan ang kanyang connecting rod, isang papaganon at saka isang hihigit papaganon, tutulak siya pababa, tutulak siya paalis. Yan. Yun yung concept nito. Kaya pag hindi gumagana yung isang block, aandar pa rin siya. Yan. Ito yung predecessor ng NSR250. Patayin muna natin. Dito sa V-twin, pwede mong palakihin yan kasi individual yung kanyang block. Ayan o, nakahiwala yung block niya. So, pwede mo siyang palakihin kahit hanggang 66 or 67 na bore. Dalawang tambutso. Yan. At saka, yan. So, may plano tayo dyan na ilagay natin yan ng maliit na batalya. So, siguro pang pantra. Yan yung ating plano before. Ilalagay natin yan sa batalya ng kahit X4. O, basta yung ganun sa sa pan-tricycle. O kaya ay pang RS100. Yung RS100 na itsura, pameke lang talaga. Pang-scam lang talaga. So, ilalagay natin doon. And kapag magaan na siya, pag umaandar na ulit siya, try natin. Pag rumble-rumblein natin itong mga ito. Ito naman yung ating Turbo Rider 150. Tinanong ko yan kung ano magiging pangalan yan. May nagpangalan yan. Ang sabi si, si Abdul Jakul Turbo. Abdul Jakul Turbo. Yan, ilalaban natin yan. Paglalaban-labanin natin yan. Yan, turbo natin. Hindi pa yan nagana. Okay, so ito, hintayin na lang natin dyan. Magkameron tayo ng budget para magamit natin yan. And pag meron tayong budget, bali tinap ko na rin si Chico dyan. Itinap ko na rin siya. Ang nililigawan ko is yung LS125 na batalya plus tanke.
Yun yung paglalagay natin ng makinang ito. Pero since gagawin nating pang scam, ang hinahanap ko yung medyo normal, medyo common na nakikita ng tao. Yan, so bala ko ilagay pang X4, pang HD3, pang RS100 na 2-stroke. Pagmumukhain lang natin na pan-tricycle lang talaga. Tapos paglalaban-labanin natin ito. At saka si Stalker syempre. Si Stalker, wala pa dito si Stalker, hindi natin mapagsama-sama kasi ito yung mostly ginagamit natin. Under renovation pa si Stalker ngayon. So ito, try natin yan pag nabuo yan. Ilaban natin kay Stalker kung sino mas malakas, kung yung kargadong turbo rider o yung status ngayon ni Stalker. Si Stalker kasi all engine, aspirated engine yung kanya eh. Ito turbo. Yan, turbo yan. So wala naman siguro ng ano. Yung stock is good, hindi na yun totoo. Hindi, wag na kayo maniwala dyan sa stock is good na yan. Wag na kayo maniwala dyan. Walang motor na umabot ng at least 3 change oil ng all stock pa rin lahat. Kahit tornilyo yan. Pag pinaltan nyo na yan, hindi na yun all stock. Diba? Katangahan naman yun. All stock. Stock is good. Hindi. Stock is good para sa mga walang kwartang pangkarga. Ito naman kasi karamihan naman dyan. Ito, katulad nito. Ito, nabuo ito nang galing sa mga donation ng mga Tuti Fam. Mga second hand. Okay, so syempre unahin natin si Stalker. Buuin muna natin si Stalker. Pag buo na siya, sunod naman is maalin dito sa dalawa. Pwedeng ito, kasi ito buo na, umaandar na. Or ito, 2-stroke na ito. Kaso matagal-tagal pa, panibagong buuin na naman yan eh. Ngayon, pag natapos na yan, saka natin pag rarambul-rambulin natin yung tatlong yan. Ito, NS250R. Itong si Abdul Jakul Turbo at saka syempre si Stalker. So ito, kutub ko lang, ito yung magiging pinakamalakas sa kanila. Ito. Kasi hindi nyo lang alam kung gaano ito kalakas. Ngayon, ang lakas na niya, pero ang bigat-bigat niya. Ang bigat-bigat ng dinadala niya. Kumpara dito, ikumpara nyo dyan. Plato pa lang, ulam na. Oh, naka 54 yan, 520. Kasing laki na halos ng mags ng by 14 na Mio. Diba? Ang bigat niyan lahat. Ngayon, kung ilalagay natin yan sa ganito kaninipis na gulong, wala na, hindi na yan, ano, hindi nyo nahalos makontrol yan. Kaya ang gagawin natin dyan, paliliitin natin lahat ng kanyang mga sprocket na ang kasize niya ay katulad nito. Katulad nito, naka 12 yan, 12. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yan, 12. 12, 34. Yan. 12, 12 yan. So ganyan din ang gagawin natin dito. So magiging kombinasyon yan siguro is magiging katulad naman nung kay Stalker ngayon. Naka 16-28. Pagpaparehasin lang natin, 16-28 sa 2-stroke, 16-28 din sa ating kay Stalker. Yung Stalker ngayon ay 400cc plus. 400cc plus plus. Yan. Tapos ito, pagpare-parehasin na natin. Gawin na natin 16-28 lahat. Kasi nakaturbo naman ito eh. Para match-match lahat. Oh, lahat ng driving ratio niya, pare-parehas. Doon natin malalaman ngayon kung sino malakas talaga. Ito gagawin natin 16-28 at saka syempre si Stalker naka 16-28 din. Tingnan natin talaga kung anong malakas. Yung naka turbo na stock engine, yung 2 stroke na dual carb o yung all aspirated engine na overpower na magaan. Ito kasi ang panlaban nito kasi hindi kasi ito pwedeng paandarin ng super stock talaga eh. Papakalman pa rin natin ito. Kasi ito kung napapansin nyo ito, naka 62 yan. Currently, naka 62 yan ngayon. So, meaning, pag naka 62, maliit ang bore. Halos ganito lang. Yan. Ngayon, dapat palakihin natin yan. At least, pinakamaliit na dyan, kahit i-75 na lang ulit natin. Isa-75 natin ulit yan. Tapos, syempre, dapat locom. Yun kasi ang concept ng turbo. The more na locom ang makina natin, the more na mas malakas yung kanyang ipuproduce na power. Kasi, palalakihin mo yung distansya eh, between dito sa head at saka sa block. Palalakihin mo yung distansya nyan. Ibig sabihin, pag lumaki yung distansya nyan, lalaki ang laman. Mas marami ang ilalaman mo na hangin at saka mixture ng gasolina. Kaya, ang mangyayari dyan, mas malakas yung kanyang susunugin, mas malakas yung aanuhin niya, iipitin na gasolina at saka hangin. Ang poproblemahin naman natin dyan, itong tab head gasket natin, takawin yan sa singaw. Hahanap ng hahanap yan dito sa pagitan na ito ng space para makalabas yung ating pressure. Yan, kaya dapat gawa natin ng paraan yan na hindi siya basta-basta matanggal. Okay, so ayun lang. And medyo busy pa rin kasi tayo, syempre sa career natin. And magawa natin ng paraan yan. So ito, gagawin natin to
gagawin natin 16-28 ang kanyang kombinasyon. Same dito sa anong ito, sa two stroke natin. Pero syempre pagagaanin natin yan, ilalagay natin sa maliit na batalya para hindi naman lugi. Ito, gagawin naman natin dito is gagawin nating 16-28, parehas din lamang. Pero syempre, hindi kakayanin naman nung pressure ng kanyang block yung galing sa turbo. So dapat natin palakihin yan. At least kahit 68 na, okay na. Kung 68, makatotohanan pa yung 68. Pero 68 to, pag hindi na ano na 68, talo na tayo ng 75. So isa 75 ulit natin yan. Yun na lang ilalim ang hindi natin mapapakalman. So bali 75 ang bore niya plus 7 ang stroke dito sa ating turbo na Raider. Tapos syempre si stoker, pag nakompleto yun, dun tayo magbabawi stoker tuning. Expect nyo na yan, si stoker mas malakas before. Kung na 216 siya dati dyan sa makinang yan, sa speedometer, expect nyo na yan, mas malakas siya ngayon. Napapalo ko nga ng 220 plus sa GPS, sa all aspirated engine din si stoker last time. Mas malakas siya ngayon. Basta expect nyo mas malakas siya ngayon. And kung sa mga nagtatanong dyan, kung dadaya tayo ng Mindanao, bala kung dumaya tayo ng Mindanao, wala yan. Hindi natin dadalhin yan, dalawang yan. Si stoker yung dadalhin natin. And ayun. So ito hanggang dito na lang muna. And isang pakagat lang ng konti. Kung sa mga nagtatanong kung pupunta tayo Mindanao, bala kung pupunta na Mindanao, once na nabuo na si stoker, try lang natin. Since hindi pa naman natuloy yung part 3, sasali tayo sa part 3. Okay. So ito hanggang dito na lang muna ulit. And abangan nyo yan si Abdul Jakul Turbo. At saka ito si, hindi ko pa rin yan napapangalanan eh. Bahala na. Pag nabuo na ulit yan, saka natin pangalanan. Ito, wag naman Abdul Jakul Turbo. Joke lang naman yung Abdul Jakul Turbo. Ang pangit-pangit naman, papangalan na lang kayo. Abdul Jakul pa. Nilagyan nga naman turbo. Eh paano pag tinanggal ko yan? Di Abdul Jakul na lang. Ito, si Abdul Jakul. Ito, Turbo. Abdul Jakul Turbo. Hehe. Bye-bye.